Okay, so good morning. For today, we will talk about Erich Fromm. So, si Erich Fromm, nagkaroon na kayo ng acquaintanceship ba? Hindi, narinig nyo na siya nung discussion natin kay Karen Hornay, since isa siya sa mga naging ka-relationship niya nung araw. And Erich Fromm is one of the psychoanalysts na very philosophical yung approach. Although the psychoanalysis itself is very philosophical. But with Erich Fromm, lumilevel siya kay Carl Jung pagdating sa complexity ng kanyang theory. Although, ang pinagkaiba niya naman kay Carl Jung is may isang theme si Erich Fromm as opposed kay Jung na multiple themes. And not only that, may similarity yung kanyang theory, basically yung structure ng theory niya with his former lover na si Karen Hornay. Kung papansin niyo, may parallels sila sa kanilang mga theory. And you can look for that parallel so that mas mag-form ng connection sa mga neurons sa brain niyo, no? That's one of my strategies on how to retain so many theories. I try to connect them with one another. Kasi there are some threads naman to connect theories. And when you connect information to other information, it strengthens the connection, it strengthens the neural connection, therefore strengthens the retention of this theory. So that's just one tip lang. Okay? So Erich Fromm, we will talk about his life. So si Erich Fromm, same with other psychoanalytic theories, nag-training siya under kay Freud for the most part of his life until sa nabore siya sa theory ng psychoanalysis. Sabi niya, parang napagod siya sa kaburingan ng mga bagay-bagay psychoanalysis. So si Erich Fromm ay isang German but in a Jewish family. So not a good combination. So pinanganak siya noong kasagsagan ng mga World War. And yung experience, yung mga childhood experience niya na nag-shape ng life niya is yun nga, yung Jewish family life niya, suicide of a young woman and an extreme nationalism of Germany. So yung Jewish family life niya, yun nga, very traditional sila. Sabi niya yung mga parents niya is very neurotic daw, but ayun, very neurotic daw yung mga parents niya. And sa siya mismo, there are some parts of his life na medyo may pagka-neurotic niya naman, pati siya. And then yung suicide of the young woman, if you've read the book, yun yung nasa vignette na kung saan may isang young woman na namatayan ng tatay, neurotic yung tatay niya by the way, and then nag-suicide din siya, and then ang nasa note niya is, please bury me with my father, which is perplexing. Parang hindi makapaniwala si Fromm na bakit mo gagawin yun, girl. Ang bata-bata mo pa, marami ka pang talent, marami kang, you have a future ahead of you. Why? You know? Why do that? Parang ganun. And then the extreme nationalism of Germany. So if you're not familiar with the World War, be familiar with it because it's a very big part of our history. Basically, Germany is, natalo ang Germany ng World War I and then World War II sila yung main villain, no, ng story. So, extreme nationalism of Germany. Parang nagtataka siya. Why? Basically, ang tanong niya is, why do people choose to become irrational despite having the capability of being rational? So, he is heavily influenced by Freud, of course, Marx, Karl Marx, and Old Testament. So, kung kilala niyo si Karl Marx, siya yung nag-gumawa ng Das Kapital, the communist yung credo ng communism, which doesn't work. Communism doesn't work. And then his first wife was Frieda Reichmann, his analyst niya yan, 10 years older than him, had a relationship with Karen Hornay. He was 15 years old, 15 years older than from 15 years old ang pangit naman nun. So he later married Henry Garland, 2 years younger than him. And then she died in 1952. Tapos after a year nung namatay si Garland, nag-marry siya ulit kay Annie Freeman.
And then, namatay si Fromm ng March 18, 1980, few days before his 80th birthday. So, he was an eloquent essayist when he was still alive. So eloquent, in fact, sobrang dami ng sinulat niya. na essay about humanity. Okay? So, very, very interested siya sa human condition. No? Human, kumbaga, the freakiness of human beings. No? Sabi niya kasi human beings are freaks of nature. Why did he say that human beings are freaks? So malalaman natin yan. So ang basic thesis kasi niya about humanity, basic thesis niya or basic assumption niya, para yung, ito yung parang pundasyon ng kanyang humanistic psychoanalysis, is that Erich Fromm's, sabi niya, modern day people, which is us, have been torn away from their prehistoric union with nature and also with one another. Yet they have the power of imagination, reasoning, foresight, and whatnot. So basically, ang sinasabi nito, tayo mga modern day people is we have, kumbaga na nahiwalay tayo sa nature and ibang tao. And this paghiwalay is caused by having a self-awareness that contributes to loneliness, isolation, and homelessness. So, ganito yan, context niyan. No? Kasi nung unang panahon, ang mga tao is hunting-gathering, ano yan, mga 100,000 years ago, wala pang civilization nun. Ang mga tao, Homo sapiens, tsaka yung mga ancestors ng mga Homo sapiens, they live together, they band together, no? Yung mga tribes, usually that is 5 to 10 members of a tribe. So why do they band together? Why are they with people? No? Baga, nung unang panahon kasi talagang kailangan natin ng isa't isa. Kailangan ng mga humans ang isa't isa. Kasi pag nag-solo flight ang mga humans nung sinaunang panahon, hindi nila kakayanin. Mataas yung chance na mamatay sila. Kasi prehistoric humans need the help of other humans in hunting, in gathering food, no? Kasi kung mag-isa ka lang, most likely hindi mo mahuhuli yung prey mo. And then, not only that, kumbaga, we are connected with other people and also, we're connected with nature. Kasi saan ba kumukuha ng pagkain yung tao nun? Sa nature, di ba? If a human wants to have a food, he or she will hunt or gather fruits, vegetables, di ba? So, meron silang union with nature. But eventually, habang tumatagal, yung mga tao is nag-develop sila ng tinatawag nating reasoning and self-awareness. So, ang reasoning at self-awareness nito is nakatulong sa pagsasurvive natin. And actually, this reasoning and self-awareness is something na nag-bring sa atin to dominate the whole world, no? So because of our power of reasoning and self-awareness, naging mas matalino yung tao. So sa sobrang talino niya, na-realize niya na hindi niya naman kailangan dumepende sa will ng nature. Kasi ang nature, very finicky siya. Kumbaga, kung anong gusto gawin ng nature, kailangan na lang mag-adjust ng tao. Diba? Ganun nung unang panahon. Pero nung habang tumatali na yung tao, natutunan na nila kung paano kontrolin yung nature. So yung first, fire, no? Nung natunan kong kontrolin ng tao yung fire, doon na nag-umpisa lahat. So, nung nakontrol na ng tao yung nature, eventually na-realize niya na pwede niya naman i-modify yung nature para sa pangangailangan niya. So doon nag-umpisa yung tinatawag nating agricultural revolution. So na-realize ng tao na pwede siya magtanim ng mga pagkain na pwede niyang kainin. And then pwede niyang alagaan yung mga hayop na pwede niyang kainin in the long run. Diba? So that is what we call agricultural revolution. So sobrang katalinuhan ng tao, naisip niya yun. Naisip niyang i-subjugate yung nature. And then eventually that agriculture, dahil nagkaroon ng agriculture, nagkaroon ng surplus ng pagkain. Kasi nung hunting and gathering, usually mag-hunt lang sila makakapag-hunt sila sa isang linggo ng dalawang animal, yun na yun. Sa agriculture naman, once na nag-ani ka na, may harvest na, siguro isang buong city pwede mo pakainin, depende sa laki ng agricultural land mo. So dahil dumami yung pagkain, ibig sabihin, dumami din yung pwedeng isuportahang tao. So dumami yung mga tao, at dahil dumami yung tao,
naging mas matalino yung tao, naging advanced, and that advancement created civilization, and that civilization created the modern world, which is where we are now. So heavily summarized version niya ng human history, no? Kasi agricultural revolution and then industrial revolution, and now we are in the digital age, information age, no? So all of that because we develop reasoning and self-awareness, no? Naging mas efficient ang mga tao sa pagsasurvive sa mundo. Kasi hindi na tayo dependent sa instinct natin. Ginagamit na natin yung mga utak natin to solve our problems. Yun nga lang, there's a trade-off. There's a trade-off in that, no? Yes, we become through reasoning, we became more efficient in survival, but in the process, we were torn away from nature. Kasi dati nga, we are one with nature, and we are one with people. Kasi nga, tribal yung mga ano nun, tribal yung setting nun. Pero dahil sa modernity, eh, hindi na natin kinukuha ang pagkain natin sa nature. Saan natin kinukuha yung pagkain natin ngayon? Sa mall. Diba? So, ang companionship natin, minsan kailangan pa natin bayaran. Diba? For example, kailangan ko ng therapy, babayaran mo yung therapist mo. And kung ano naman, minsan, hindi mo, kumbaga, sometimes we are with other people, but we still feel alone. For example, ng mga panahong pwede pang lumabas ba sa bahay, di ba? Lalabas, mag-outing kayo magkakaibigan, no? Mag-Starbucks, ganyan, tapos uupo kayo, once na nakapag-order na kayo, mag-usap-usap ba kayo? Minsan hindi, di ba? Madami ko nakikita na ganun, eh, mag-nasilog sila. Tapos after mag-picture, wala na, nakatingin na lang lahat sa mga cellphone nila, no? Tapos magkakasama nga sila, but ultimately, they're not with the people. They're alone, no? All of that because we became more modern, no? After mo kasing mag-picture, kailangan mo i-post sa Facebook, kailangan mong makita kung sino yung mga nagla-like, kailangan mag-comment sa mga nag-comment and whatnot. And that is because of our reasoning and self-awareness, because of the civilization, because of the modernity that is brought out by reasoning and self-awareness. So as you can see, that's how we were torn away from nature. From being united with nature and with people, we were torn away from that and became more self-sufficient, more independent. But still, we want to be reunited pa din. Meron pa ring instinct, meron pa ring side sa atin na we want to become reunited with other people. But we also have this instinct that we want to become independent. We want to become self. We want to have a self-awareness. We want, kumbaga, reasoning suggests or reasoning says that we need to become an individual. Diba? So that's how our problem is born. So dun para tayong na-torn away. And that being torn away with the nature and people has a profound effect in our personality. So sabi ni Fromm, he assumes that humanity's separation from natural world has produced feelings of loneliness and isolation, a condition called basic anxiety. So same with Hornay. Yun nga lang yung kay Hornay, basic hostility yung source ng anxiety. Ang kay Fromm, ang source ng basic anxiety is yung mga yung reasoning daw natin and self-awareness. So the more recent event in human history is yung capitalism nga, no? Na pag-usapan natin to baka next meeting. which one hand contributed to the growth of leisure time and personal freedom, but on the other hand, it has resulted in feelings of anxiety, isolation, and powerlessness. So the isolation wrought by capitalism has been unbearable, leaving people with two alternatives: to escape from freedom into interpersonal dependencies, or to move to self-realization through productive love and work. So this is the overview. But it's very parang, what? Ano daw? Ba't parang bibilis naman? So we will study it more in detail. Okay, so yeah. So for our part one, we will focus more on our human dilemma na tinatawag, no? So basic assumption kasi ng theory ni Fromm is that, yun nga, na-torn away tayo from our historic union with nature. And this was caused by our reasoning. And with that, reasoning is considered a curse and a blessing.
Why is it a blessing? It's a blessing because reasoning and self-awareness allowed us to become the dominating species in the planet, no? Technically, mas dominating ang mga chickens dahil mas marami sila sa atin, about 10 billion yata sila, as opposed sa mga humans na 7 billion lang and counting. But still, we are the dominating creature, dominating species in the world. That's the blessing, no? Konti na lang ang namamatay ngayon. Siguro sabihin nyo ngayon, ang daming namamatay, ang daming gera, ang daming ano. And wala yan. Relatively peaceful ngayon. Relatively, it's very, konti lang ang violence. As opposed no, mga medieval age na talagang isang plague lang, more than kalahati ng population ng mundo is mawawala, parang ganun. Pero ngayon, tsaka yung mga wars. And ganun. Pero ngayon, medyo okay-okay na. So the blessing there is survival, but the curse is the psychological trade-off. Kasi, nung nagkaroon tayo ng self-awareness and reasoning, nagkaroon tayo ng mga tinatawag na existential dichotomies. So, what are these existential dichotomies? Because we are now self-aware and we have the capability to reason. What is reasoning ba? Explaining things. Why these things occur? Why did this happen? How did this happen? No? That is reasoning. And self-awareness, we are aware that we are living. We are aware that we have a sense of self. We are aware na meron tayong identity, na meron tayong, na nag-exist tayo. Kasi ang mga hayop, hindi nila alam na meron silang self. Hindi nila alam na nag-exist sila. They just know that they are living. But we, on the other hand, people, we know that we are living. We know who we are, somehow. We know that we exist. We know that we exist. That is the key word there. Because animals do not know that they exist. They know that they live, but they do not know that they exist. Humans, on the other hand, we know that we are living. And at the same time, because of reasoning, no, we can explain things, we can predict things, we can basically see the future. We also know that we will die one day. So we know that we live and we know that we will die one day. And hindi matanggap ng tao yun. Hindi niya matanggap kasi on one hand, very may animalistic instinct pa rin tayo that we want to live forever. And we, kumbaga, hindi na we want to live forever, but we think we can live forever. But reasoning suggests that no, you will not. You will die one day, one way or another. And this self-awareness and reason tell us that we will die, but we try to negate this dichotomy by postulating life after death. An attempt that does not alter the fact that our lives end with death. A futile attempt to solve this too. So, itong life and death na to, this is the existential problem. This existential dichotomy is the main reason as to why people still believe, or why some people or most people believe that there is a life after death. No, sa Japan, tawag nila dito isekai. Joke lang. So yung mga naiisekai, di ba? Yung mga namamatay tapos napupunta sa ibang world. So another genre yun. No? And then other people, yun nga, yung mga religion. Most religion have a concept of afterlife because it's the concept of afterlife is a solution, or sabi nga ni Fromm, a futile solution to reconcile life and death. No? But in the end, sabi ni Fromm, we will die. No? Even if there's a life in after death, we will still die. And that is hard to accept. It's lonely to accept. And humans are capable of conceptualizing because we have the reason, we have the self-awareness. We are aware that we can achieve self-realization. We can be the best person that we could be. But we are also aware that the life is too short. And we are not, kumbaga, hindi natin kaya tapusin, kumbaga, yung ating mission na kilalanin yung sarili natin. And actually, there are some times that people die without even knowing who they are. That's very sad, but it's happening. Now, I thought that was just a rare occurrence, but apparently, marami palang ganun ang nangyayari. They will die not knowing who they are, not knowing what they want to do in their life. That's sad, but well, humans. So humans are... this is also applicable, di lang siya individual level, but on a sociological or cultural level. The humans think that parang ang iniisip ng mga tao is
yung generation ngayon, yun yung best generation. Para lang, kumbaga para lang hindi nila maisip na mga, hindi nila makukuha yung, kumbaga diba, sabi nga, gusto nating, kumbaga alam natin na pwede tayong maging perfect beings, diba? But alam din natin deep down na hindi mangyayari yan kasi kulang yung oras. But some people, to manage that, para hindi nila maisip yun, ang gagawin nila, i-assume na lang nila that they are living in the current, their current generation is living in the most perfect generation. Kaya nagkakaroon ng intergenerational angst. But that's a topic for another day. And then the third existential dichotomy is what is that people are ultimately alone, yet we cannot tolerate isolation. Because of self-awareness, we realize also that we are alone. No? And reasoning suggests that we are really alone. Kasi, yes, we can be with other people, but in the end, it's only us who can feel things. It's only us who can feel the way we feel. No? Tayo lang ang may sariling perspective. Tayo lang yung may gantong perspective. Kahit sabihin ng iba na sinasabi nila na intindihan nila tayo, it's not 100%. Kahit yung sabihin nila na kasama natin sila, it's not 100%. Because ultimately, it's only us who will understand us. We are alone. Yet, we cannot tolerate isolation. Hindi natin kaya mag-isa. Diba? This is profound, or this is very salient sa may ibang tao na kung saan hindi nila kayang literal na mag-isa. Yung parang pag mag-isa sila, feeling nila hindi tama. No? Kunyari, pupunta lang ng faculty, no? Kailangan may kasama pa. Yung kasama nun, wala kang gagawin. Nakatayo lang, ganun lang. And then in existential level, yun nga, yung iba, gusto nila may kasama lagi. No? They cannot tolerate being alone. Because that is human nature. We want to be with other people. But because of self-awareness, parang sabi ng rational side mo, hindi ka naman pwedeng hindi ka naman pwedeng ma-reunite with other people kasi alone ka lang. That's how reasoning is. Very logical, very cold, wala siyang feelings. Okay? So this existential dichotomies produce the human dilemma, or yung problems natin of being a human, no? This existential dichotomies produces existential needs na tinatawag. Now, because we have this unique problem in our species. Kasi may ibang mga animals, wala naman silang existential needs, wala silang existential problems eh. Pero tayo, on the other hand, dahil alam natin na mamamatay tayo one day, and alam natin na hindi natin ma-achieve lahat ng gusto natin na-achieve dahil maikli lang ang buhay, and alam natin na ultimately we're alone but we still want to be with other people, eh nagkakaroon tayo ng mga ibang needs maliban pa sa mga physical needs natin. So itong needs na to, itinatawag nating existential needs. This existential needs is related nga sa mga existential dichotomies na meron tayo. So as animals are motivated by such physiological needs, we humans, only humans have the need to, only the distinctive human needs can move people toward reunion with the natural world. So this existential need have emerged during the evolution of human culture, growing out of their attempts to find an answer to their existence and to avoid becoming insane. Because we have the capability to reason, we have the, kumbaga, we are self-aware, diba? So aware tayo na nandito tayo. And we also have the capacity to reason out, to explain, to predict things and ourselves. We want to explain our existence. Bakit tayo nandito? Ang mga tao lang ang nagtatanong ng tanong na yan. And in finding that, kumbaga, yung need na yun, kapag hindi mo na-solve, pwede ka mabaliw. No? Baliw in a sense na pwedeng neurotic na baliw, or yung mga neurosis, or yung talagang literal na may mga psychological disorders like skits. Or yun nga, depression, mga kung ano ng mood disorders, no? According kay Fromm, this is the psychoanalytic perspective. Healthy people are those who found meaning to their existence, and neurotic people are those who are still confused about their existence. So if you're still confused on the reason why you are here, then sabi ni Fromm, you're
neurotic. Okay? But if you know why you're here, then you have found your meaning and your existence is healthy. Okay? So, healthy individuals are better to able find ways of reuniting with the world by productively solving human needs of relatedness, transcendence, rootedness, and sense of identity and frame of orientation. So these are the existential needs. This 1, 2, 3, 4, 5 human needs. This is, I think, anim to eh. Kaso parang minerge na lang yung iba sa book ninyo. Sa Wikipedia, iba siya. Pag may time kayo, check nyo. So the first need is yung relatedness. So relatedness, the drive for union with another person or other persons. Since na turn away nga tayo with other people, we yearn to become united with them, reunited with them. So this, we want to relate to other people. So there are three ways to relate to the world and to other people. So first way is to submission or to submit to other people. Or group or an institution to become one with the world. And the other way is to dominate other people. To seek and welcome submissive partners. No? So yung mga iba, they want to submit. And yung iba naman, gusto nila ng taong isasubmit nila yung buhay nila sa kanila. Kapag nagkita tong dalawang taong ito, ang tawag doon is magkakaroon sila ng symbiosis. Symbiosis kasi they fulfill the need of each other. So yung mga submissive, gusto nilang may taong mag-take over sa buhay nila. And then yung mga domineering people naman, gusto nila ng someone na i-dominate nila. Na yung kokontrolin nila. So pag nakita sila, symbiosis yun. Symbiosis kasi they fulfill each other's needs. Sabi ni Fromm, it may be gratifying, kumbaga masaya naman yung ganun, pero it will block toward integrity and psychological health. Why? Because you will become too dependent with each other. You know? And yung dependency is not healthy. Why? Because being too submissive can be limiting as a person. Kumbaga, hindi limited ka kung sino man yung mag-dominate sa'yo. And at the same time, dominating person, kumbaga, doon ka lang malakas, dun sa partner na yon. Pero in the world in general, hindi ka ganun kalakas. No? Illusion lang yung strength. So this is similar to the concept of codependence, if you're familiar with codependence. So in codependence, it's a concept wherein two people live with each other and they do not want to let each other go because they fulfill neurotic needs na exclusive sa kanila and compatible sila. Yun nga, yung mga submissive, gusto nila ng taong magmamando ng buhay nila. Hindi yung mga dominating, gusto nila ng taong imamanduhin nila. So, may codependence doon. That is unhealthy because it hampers growth of a person. Okay? So that is relatedness, the first need. And then the second need, hindi pa pala tapos. So that's the negative ways of achieving relatedness. And the healthy way of achieving relatedness is actually love. So the route by which a person can become united with the world and at the same time achieve individuality. Kasi sa submissive and dominating, you're just fulfilling one side, which is the irrational side. You're just fulfilling the reuniting with other people. Kasi alam naman natin na hindi lang naman tayo, kumbaga, may urge tayo to reunite with other people, but we also have the need to become self-aware, to become individual. Diba? Kasi may rationality tayo, meron tayong reasoning. So, kung isa lang yung papanigan mo, parang id lang yung papanigan mo, yung basic instinct lang, syempre it's not healthy. Kailangan mong bigay yung dalawa, yung irrational, uniting with other people, and also having the sense of individuality pa rin. Kasi pag hindi mo ginawa yun, unhealthy yun, di ba? Same with psychoanalysis. Kung masyado mong pinagbigyan lang ang id, hindi maganda. So pag masyado mong pinagbigyan yung urge to reunite with people lang, not by sacrificing your own individuality, that is not healthy. So how do you manage that? You use love. What is love ba? So according kay Fromm, romantic, what is love? So he defined love as a union with somebody or something outside oneself under the condition of retaining the separateness and integrity of one's own self. So love is
kasi kapag yung kapag daw love ng dalawang tao yung bawat isa, nandun yung care, nandun yung concern, nandun yung affection, but hindi nila kinokontrol yung ibang tao, no? Kasi yung iba sinasabi nila, yung justification nila, ginagawa ko lang to para sa iyo. For example, yung may ibang parents na, oh, wag mo kukunin yung course na yan, o kaya wag ka magkikipagkaibigan sa mga taong yan, o kaya wag mong gagawin to. Ang justification nila, para sa iyo itong ginagawa ko. Kasi pag sinunod mo to, mas magiging maayos yung buhay mo. Is that love? According kay Fromm, no, that's not love. That's domination. No, that's domination. You're controlling. Minamando mo yung buhay ng ibang tao. Kasi ang totoong love daw, according kay Fromm, is you allow that person to become individual pa din. In a couple setting, if you love somebody, you don't change that. You don't change them. If you love that someone, you trust that someone will be there. No? Kumbaga, will be him or her. Mag-exist siya as siya. And ilalove mo siya as siya, hindi because binibigay niya yung mga needs mo. I mean, syempre, may needs naman na binibigay yung partners natin. But if that's the only thing that you want from them, parang nasa codependence ano na din yun, codependence area na din yun. Sabi ni Fromm, kailangan daw i-respect pa rin yung individuality ng mga tao. If familiar kayo kina PewDiePie tsaka kay Marcia, no? Fan ako ni PewDiePie since basta matagal na. So those two, they're married now. Ano sila? They're very nice couple kasi they truly care for each other. They have the affection for each other. But they do not try to change one another. Kung titignan mo yung personality ni PewDiePie tsaka ni Marcia, napakalayo. Si PewDiePie, ang pangit na aesthetics niya, ang ingay-ingay niya, napaka parang hindi siya, napaka ano niya, napaka wapoy niya. Tapos pag titignan mo yung channel ni Marcia, yung personality ni Marcia, napaka demure, napaka aesthetic, napaka ano. But they do not try to change each other because they love each other. Di ba? So that's how love should work, according kay Fromm. Kasi pag kinokontrol mo yung tao, ang tawag doon domination. Pag nagpapakontrol ka naman, ang tawag doon submission. Okay? So that's how relatedness should be satisfied. Through love. And yun nga lang, love is, that kind of love is the coursework pa din. No? As opposed to public, akala kasi ng iba yung mga good relationship like that, yung Pudes tsaka Marcia, parang mangyayari lang bigla-bigla. Hindi rin, no? Kailangan mong pagtrabahuan yan kasi hindi naman agad-agad, kumbaga hindi naman agad-agad compatible, agad na love na agad. Minsan kailangan i-work out, no? May mga problems pa rin naman kasi along the way. Pero ang importante din is that usually external naman yung mga problem. So, dapat talagang before ka mag enter sa isang relationship is be sure that your neurosis or yung mga needs mo alam mo sila, kumbaga alam mo i-manage, no? Kumbaga hindi mo kinukuha yung tao or hindi ka nag-enter sa relationship para lang may makuha ka. Dapat nag-enter ka sa relationship para meron kang gawin, para meron kang i-produce, para meron kang i-contribute. Kasi yung may iba ganun eh, kala nila sa love they always take everything. But in love, you must also give something. A piece of your soul. Parang gano'n. So, yan. So, next naman is yung transcendence. So, transcendence is defined as the urge to rise above a passive and accidental existence. So, part kasi na existential dichotomy natin is yung fact na alam nga natin na mamamatay tayo one day. And hindi natin kayang tanggapin na mamamatay tayo ng walang ginagawang maganda or ng walang ginagawang na hindi tayo magli-leave ng mark sa mundo. Nang hindi, kumbaga, we want to go out with a bang. Di ba? Yung ayaw natin makalimutan tayo pag namatay na tayo. That's also one way of preserving life. No? kumbaga, gusto natin ma-preserve yung memory natin. So how do we preserve our memory? By rising above our current stature. Kumbaga, transcendent kasi means literally to go beyond, no?
go beyond being human. So because going beyond being human, most likely ang mangyayari sa'yo is matatandaan ka ng ibang tao, di ba? So there are two ways to transcend. The first way is to destroy, no? Kumbaga, kung lahat ng bagay is mas mababa sa'yo, kung bababa mo sila lahat, hindi ikaw na yung nasa taas, no? So that is destruction. We can transcend life by destroying it and thus rising above our slain victims. This is what warmongers do, no? Yung mga talagang war freak, kumbaga. On a national or cultural level, yung mga genocides, no? And then on a personal level naman, yun nga yung parang sisirain mo lahat ng tao, no? Para ikaw yung nasa top, parang ganun. And then malignant aggression, sabi ni Fromm, ang mga humans lang daw ang may capability or capacity to kill other people just for the sake of killing them, no? Kasi ang mga ibang hayop, they kill for them to survive. For example, they kill their prey so that they can eat, so that they wouldn't die. They kill their attackers so that they will not die, di ba? So, ganun yung mga animals now in nature. But humans, on the other hand, we have the capability though to just kill, just for the sake of killing. And that's what Fromm calls malignant aggression. This is the negative way of fulfilling the need for transcendence. What is the positive way? So, the next way is creation. So, if you want to transcend life, no, another way is to create something more or create something bigger than you. Because if you create something bigger than you, kumbaga, imagine niyo may something bigger than you na ginawa ka, that creation is somehow connected to you. So, dahil mas malaki siya sa'yo, ibig sabihin, kasing laki mo na din siya. So, nag-transcend ka na on being a human. So, that is creation. So, although other animals can create life through reproduction, only humans are aware of themselves as creators. Only humans, for example, yung mga otters, if you're familiar with otters, yung mga otters, they can build dams, but they do not think of themselves as creators. No, they just do dams because... they don't give a damn, they joke. So they create dams because that's what their instincts are saying to them, no? But humans, on the other hand, we create things sometimes just for the fun of creating things, di ba? Naalala nyo, nung bata kayo, you create clay models, no? You create Legos, no? You create makeshift mga bahay-bahay, di ba? Because we're creators, kumbaga nasa DNA natin na mag-create. And humans can be creative in so many ways. No? Yes, we can create life by reproduction, but sometimes it's not that good. No? Hindi naman hindi maganda na magkaroon ka ng blessing na hindi tama yung oras. Hindi na blessing yun. No? Defense mechanism, joke lang. So, okay, so they can create art. Only humans can create art. Yes, animals can splash paintings and whatnot, but it's not art. It's just random movements, at least that we know of. And only people can create religions, can create ideas, intricate system of laws, and material production. No? Other animals like chimpanzees and other great apes, they can create tools. But those tools are for survival. They create tools to get some honey, no, or to break a seed, no, for them to eat. But that is not material production. Hindi siya creative. Hindi siya yung creativity na katulad ng sa tao. Kasi yung tao lang yung kayang gumawa ng something na walang use. Di ba? For example, yung mga statues. May use ba yung mga statues? Wala. But we still create them. Because we humans are the only capable of that. Parang malignant aggression siya in a positive way. We can create something that is not necessarily useful for survival, but it's still there. Because we want to transcend, yeah. We want to become more than who we are right now, no? And for example, other people, they now, yung modern na natin, for example, other people create projects, create YouTube channels, no? create YouTube content, no? Because we want to become something more. We want to contribute something more to the world, okay?
So, and of course, lastly, yung creation of love. So love is, kasi pag love, pag may love between two people, there's something na nakikreate eh. No? That is the difference between healthy couple and unhealthy couple. Unhealthy couple, they tend to destroy something in their love. It's either something from them or both of them or other people or what. But healthy love or healthy couples, they tend to create something more. They tend to create something better than them. The, parang natatranscend sila because of that love. Okay? So that is creation and destruction and transcendence. Next is yung tinatawag nating rootedness. So this comes from the fact that we were torn away from nature and we feel homeless. We want kumbaga parang wala tayong bahay, wala tayong sariling bahay, and we want to have that bahay ulit, no? Yun nga lang, wala na yun eh, wala na tayo sa nature eh. Kumbaga, iba na yung mundong kinagagalawan natin. But we still want to have, we still want to be in the world again. We want to root ourselves in the nature that cradled us, no? So, again, may dalawang side na naman yan, no? Yung nature mismo and yung modern world na ginawa natin. So how do we root ourselves in both of them? So para ma-root natin yung sarili natin sa both nature and sa ating modern world, kailangan is maging independent daw tayo sa mother. So mother represents nature din, and mother represents the literal mother, no? So if we become independent sa mother na yun, literal mother or the figurative mother, like our country, like our culture, like our your nature itself, no? People are weaned from the orbit of their mother and become fully born. That is, they actively and creatively relate to the world and become whole or integrated. So we will go out of the mother, kasi it also represents the comfort zone. When we go out of our way to explore the world, to relate with the world, no? Kumbaga hindi natin kumbaga umaalis tayo sa sakop ng ating magulang, eh mas nagiging independent tayo. And pag nagiging independent tayo, we have more ways to explore the world, and we have more time to spend with the world. And kumbaga kung nag-spend tayo ng time sa world, kinikilala natin yung world na meron tayo, eh mas magiging feel at home na tayo. Kasi nga, kilala na natin ulit yung mundong kinagagalawan natin. So in that way, kilala natin yung modern world, at the same time, nandun pa rin, feeling pa rin natin is at home tayo sa nature. Parang na-connect natin yung dalawa. So that is the positive way, independence from mother. Now, other people, neurotics in particular, they tend to be fixated naman, no? Fixation. So they tend to be fixated on the orbit of their mother. So this is a tenacious reluctance. Eh? So yun. A tenacious reluctance to move beyond the protective security provided by one's mother. People who strive for rootedness through fixation are afraid to take the next step of birth. To be weaned from mother's breast. They have a deep craving to be mothered, protected by a motherly figure, and they are externally dependent ones who are frightened and insecure when motherly protection is withdrawn. So this can be applied in a personal level or a cultural level or societal level. So let's start with the personal level. So people who are fixated on their mother, on the security provided by the mother, tends to be limited on their life, no? Ayaw nilang mag-step out sa kanilang comfort zone because natatakot sila, hindi sila secure, no? So they have a deep craving to be mothered, parang gusto nilang bini-baby sila, no? And protected by a motherly figure, sometimes literally the mother, no? They are externally dependent ones. So yung mga mama's boy and daddy's girl are usually like this, no? Nakakaano lang kasi pag kunyari nakakita ko ng isang
isang tao na ang tanda na, may pamilya na, tapos nakadepende pa rin sa mga magulang pag pambili ng pagkain nila, pambili ng... I mean, wag ka magpapamilya kung di mo pa kaya. Parang ganun, di ba? Kasi you're not ready yet. You're not yet out of the world. You're not exploring the world yet. Fixated pa sa caring ng magulang. No? It can happen to both men and women, actually. And for me, this is just my opinion, if it happens to a man, it's disgusting. Parang mama's boy, no? Kung lahat ng desisyon eh nakadepende sa nanay, parang kaya huwag kayo mag-boyfriend ng ganun, masisira yung buhay niyo. So siguraduhin yung hindi mama's boy yung magiging boyfriend niyo. Kasi ang pangit tignan. hindi siya healthy, walang growth, walang psychological growth na mangyayari daw. And then it can also happen in a sociological way, no? Sociological perspective. So parang yung mother substitute, it can be the motherland, no? Na yun daw yung nangyari sa Germany. Parang na-fixate sila sa concept of their motherland, kaya parang nagkaroon ng mga irrationality. And Fromm believed that incestual desire is universal but not sexual in nature. So naniniwala si Fromm na connected na to sa Oedipal complex, no? Kasi sa Oedipal complex, sabi yung mga bata or yung mga tao is attracted sila sa mother or sa father. Sabi niya, hindi naman daw sexual in nature yun. Natural lang daw na maging attracted sa mother yung mga lalaki and sa father yung mga babae kasi that is the deep-seated craving to remain in or return to the all-enveloping womb or to all-nourishing breast. Now, this is quite ano din sa mga males. So he believed that ancient societies are matriarchal and this tendency to from to revere mother figures is evident in this in his relationship with women. So ito yung sinasabi kong may neurosis si Fromm, no? Yan siyang fixation sa mga motherly figures. So yung mga naging ka-relationship niya is mas matanda sa kanya, especially nung mga bata-bata pa siya. Pero nung mga tumanda na siya, parang hindi na ganun ka apparent yung neurosis nito. Baka naka-move on na siya. So pero nun nga yung kay Horney tsaka kay Fried, yung kay Reichman, kasi si Frida, analyst niya pa, di ba? So yung lakas ng transference nun. Tapos yung si Horney, 15 years old, older, di ba? So yun. That is rootedness. So again, the best way pa rin is to explore the world so that you can feel at home with the world. Para hindi ka natatakot lumalabas, di ba? So next is sense of identity. So ang sense of identity naman is mainly galing siya sa self-awareness and reasoning. The ironic thing is we want to be with people but at the same time we want to be ourselves pa rin. We want to be individual pa din, di ba? Ang ironic nun. Because of that self-awareness, because of that reasoning, we have this urge, we have this tendency, or we have this desire to become someone, kumbaga, to call ourselves I, no? I am I. Ako ito. Ganto ako, ganto yung ginagawa ko. So, there are two ways to achieve sense of identity. But before that, without a sense of identity pala, people could not retain their sanity, and this threat provides a powerful motivation to do almost anything to acquire sense of identity. So kapag wala kang sense of identity, pwede ka mabaliw. Kasi nga, di ba, usually yung mga talaga nagbe-break talaga, yun na mga nag-break na talaga psychologically, like yung mga may people with schizophrenia, talaga nag-split na talaga yung mind nila. They do not have a strong sense of identity na. And to avoid that, people usually are motivated to find something or to find a sense of identity. So how do people find sense of identity? There are two ways. The first way, which is according to Fromm, is the negative way, is adjustment to a group. So neurotics try to attach themselves to powerful people or to social or political institutions. So yung mga neurotic daw, they have the tendency to attach their identity to other people, no, or other groups. For example, this is very political. For example, yung mga DDS and Dilawans, di ba? And some people, they, lalo yung mga neurotics, they tend to paint
everyone, it's to become either or, because they cannot comprehend that people can actually create their own identity. So anyway, mamaya yan. So for example, yung mga DDS in Dilawan, that is a political institution, di ba? They heavily attach their identity sa pagiging supporters ng one camp and supporters of, and against the other camp. So that is their main identity. Another example is yung tinatawag nating Pinoy pride. No, yung Pinoy pride na sobrang attached ng identity natin as a Filipino to the point na, for example, lalo na nung mga 10 years ago, siguro 5 years ago, napaka-rampant nung, for example, may nanalo sa American Idol na yung lolo niya eh kalahating Pilipino. Kung makaangkin yung mga Pilipino, kala mo sila yung ano, di ba? O kaya naman, nung pag nananalo si Pacquiao, Pinoy pride daw, no? Pinoy yan, Pinoy din ako. So parehas kami ng achievement. What? Parang, di ba yung nag-training si Pacquiao? Di ba yung yung nabugbog si Pacquiao, bakit kinukuha mo yung glory niya? Pero yun nga, kasi we have the urge to have our sense of identity and attaching it to something bigger than ourselves, eh mas madali, mas nagkakaroon ka ng identity nga pag ganun. And that in itself is not really bad, it's not necessarily bad, no? Kahit sabi ni Fromm na negative daw yun, it's not necessarily bad to have your identity be attached in a group, no? Ang nagiging problema lang is yung group na ina-attach mo yung identity mo. Kasi pag ganun lang is, kunyari, ina-attach mo yung identity mo in being a Filipino, yun na lang lahat, being a Filipino na lang, Pinoy pride. Eh what happens if someone criticizes the Philippines? Eh what happens, for example, nag-F up yung Philippines, which is nangyayari naman every day. So, ngayong pandemic? Ano yung magiging reaction doon? Parang magkakaroon ng shaky yung attachment mo. Hindi siya ganun katatag kasi nga dependent siya masyado sa ibang tao or ibang grupo. And pag yung ibang grupo na yun is nasira, no? For example, pwede rin sa religion yan. For example, merong pag sobrang attached ng identity sa isang religion tapos nagkaroon ng scandal yung religion, what would happen with the person? It will really shake the identity. Diba? Kaya medyo delikado na ina-attach mo lang yung sarili mo sa isang grupo. Diba? What is healthier is to attach yourself to multiple groups and do not invest too much of your identity on that group. No? For example, in my case, I'm yung fandom ko is sci-fi fantasy, si Brandon Sanderson. But I do not really attach myself to that. No? Parang konting investment lang. Pero invested ako. Other than that, is yun nga, yung pagiging gamer ko, yung pagiging educator ko, yung pagiging pagiging dog owner ko, dami kong inattach. Kumbaga, yung identity ko, it's not dependent on one group lang, no? Kaya hindi ako ganun ka, hindi ganun ka threatened yung aking identity if ever man magkakaroon ng problems or magkakaroon ng scandal or something yung mga groups na fina-follow ko, because I'm not that invested. Okay? And the most healthy way daw, according kay Fromm, to achieve sense of identity is to actually create your own identity. So healthy people, however, have less need to conform to the herd, less need to give up their sense of self. Kasi yung mga neurotics, they tend to follow what is the trend, no? They tend to follow what is the uso, no? Yung kunyari nauso yung mga jegemon, no? Di ba? Daming naging jegemon back then, no? And now hindi ko alam kung ano yung trend kasi hindi na ako nagfo-follow ng trend. Wala akong alam sa trend actually. Hindi ako ganoon ka ayoko na mag-follow ng trend kasi parang sayang lang oras. So, how do you create, ito yung challenge dyan eh, how do you create your individual self? Walang masyado nasabi si Fromm dyan, but I think one way is to yun nga, to split your identity, kumbaga hindi naman split your identity, to attach your identity to multiple things, and that multiple things will actually create something new. Diba? For example, I attach myself, my identity to being a Kapampangan, to being a Filipino, to being a to being a gamer, to being an educator, to being a
Zoids enthusiast, no? Dami kong laruan dyan, no? Ayan. So dahil okay, a reader, sci-fi fantasy writer, filmmaker, so hindi naman ako filmmaker pero di ba yung mga YouTube video pwede na namang count as film. So marami akong something sa identity ko. Hindi ko ina-attach lang. Kumbaga, yung mga something na yon, it becomes me. It becomes a new me. It becomes a self-identity na. So if you do that, if you create another identity using yun nga, yung mga identity ng mga groups identity na yon, I think that's one way of creating your own identity. And usually, I pride myself of being trend opposer, no? I like subverting the trend, no? Ayokong sumusunod masyado sa trend kasi feeling ko boring yung mga trend. Parang boring na gumaya ka sa iba. Mas magandang gumawa ka ng sarili mo. Ganun yung sa akin. So, for example, and mas comfortable kasi pag ganun. Kaya nga natatawa ko sa mga ibang tao, for example, pag nakikita nila yung mga laruan ko, no? Yung mga Zoids ko, yung mga libro ko, parang sabi nila, anong ginagawa mo dyan? Tanda-tanda mo na, dapat hindi ka na bumibili ng ganyan. Parang sabi, pera mo? Pera mo ba? Sa'yo ba to? So, bakit ganun? Kasi meron silang mga sariling perceptions. And usually, yung mga perceptions yun is following the trend. For example, in my case, I'm mid-20s. Ano ba yung mga binibili ng mga mid-20s? Yung ibang mga kahbats ko, may binibiling mga sasakyan, mga bike, mga yung iba, nagbabayad na ng mga buy. And that's okay. No problem. No? Pero huwag mong ipo-force yun sa ibang tao. Lalo na sa akin kasi it's not my thing. It's not me to do that. Although along the way gagawin ko na, but as of now that's not a part of my identity. So yun dun nakikita yung parang integrity ng identity ng isang tao. Kapag ikaw ang gumawa ng identity mo, kapag ikaw ang gumawa ng sarili mong preference, sarili, ginawa mo yung gusto mo, kahit ano pa sabihin ng ibang tao, hindi ka maapektuhan. Well, for example, yung may ano din sa although hindi ko alam, pero parang feeling ko may mga iba na feeling nila I'm gay, but I'm not. But I'm feminine, yes, but I'm not homosexual. And kapag kasi 'di ba dito sa Pilipinas uso 'yan, ginagawang insulto yung homosexuality. Parang ako, okay. 'Yun ba yung palagay mo? Sige lang, okay lang 'yan. Diyan ka masaya, insultuhin mo ako lang ganyan. Parang, okay, sige. Kasi I'm confident with my own identity. I'm comfortable with my own identity. Diba? And people who are not comfortable with their own identity, for example, they attach themselves too much for being a masculine, being macho. Tapos tinawag silang, ay, ano to, di yata siya straight. Parang naano sila, na-offend sila. No? Parang, oh, sinong tinawag mo? Diba? Kasi nga, masyado naka-attach sa group, hindi naka-attach sa individual yung identity niya. So that's the danger of attaching your identity to a group. Okay? So I rambled too much. But I hope you got that. No? Although in a cultural perspective kasi, Filipinos are very tolerant, or kumbaga ang kultura talaga ng Pilipino is talagang dapat sumunod ka kung anong ginagawa ng ibang ng karamihan, di ba? Kaya mahirap din gumawa ng sense of identity dito sa Pilipinas. Kasi pag, for example, nag-assert ka ng independence, as I've mentioned nga doon sa last ano natin, parang ginajudge ka. Parang inaano ka na, bakit di ka sumusunod sa mga matatanda? Ba't di ka sumusunod sa mga sinasabi ng mga madami? So medyo mahirap din. But of course, it's a kanya-kanyang journey yan. Okay? So next is the frame of orientation na tinatawag. So frame of orientation is, being split off from nature, humans need a roadmap. Frame of orientation to make their way through the world. So since we were torn away from the nature and other people, kasi noong unang panahon, ang orientation lang natin is to wake up, hunt, eat, bond with your tribe's people, and then sleep.
and then repeat the cycle. So yun yung orientation natin ngayon. Pero ngayon, dahil may modern world na, may modern civilization na, medyo lumaki, mas lumaki palalo yung playground natin, kumbaga yung mapa natin. So kailangan natin gawan ng mapa yon. Kailangan natin gawan ng direction. Kumbaga kailangan nating mag-set ng goal, kailangan nating magkaroon ng mapa. Kasi kung wala tayong mapa, maliligaw tayo sa mundong ginawa natin ngayon. So, without such map, humans would be confused and unable to act purposefully and consistently. So basically, this is a philosophy in life, no? So, this is also somehow the same with the concept of Adler na tinatawag na final goal. So, final goal, people will create either personal superiority, which is irrational, or social interest, Gemeinschaftliche Wohl, which is more on the rational side daw. So, yung mga tao na walang clear frame of orientation, which means they have irrational goals, hindi clear yung goals nila, ang tendency is maliligaw sila. Ang tendency is very wasteful sila sa mga ginagawa nila sa buhay. Hindi wasteful sila sa energy. As opposed sa mga taong may rational goals, alam nila yung gagawin nila sa buhay nila, alam nila yung hindi nila gagawin. At alam din nila kung saan sila magpo-focus. So according kay Fromm kasi, this goal or object of devotion focuses people's energy in a single direction. Enables us to transcend our isolated existence and confer meaning to our lives. So yung frame of orientation na to, we have the need to have a direction, basically. No? Kasi nga, masyado na malaking mundo. So yung iba, wala silang clear na direction kasi hindi nila alam kung anong, wala silang idea kung anong goal nila sa buhay, kung ano yung gagawin nila sa buhay. So anong tendency? Mag-wander sila. And pag nag-wander sila, syempre, ang daming nasasayang na energy, puro detours. No? Let's say, for example, in my case, nung mga panahong hindi ko pa alam kung ano yung goal ko talaga, no? Kagraduate ko ng high school, 16 years old ako noon, hindi pa develop yung prefrontal cortex ko for critical thinking and executive function, planning. No? So hindi ko pa alam talaga. So anong nangyari sa akin yan? I'm wondering. No? Kumbaga, naglilibot ako ng walang direction. So dahil sa paglilibot ko, ang daming nasasayang na energy, ang daming nasasayang na oras. Nag-enroll ako sa course na hindi ko naman gusto. Nag-enroll ako sa course na hindi na sobrang hectic, no? Talaga hindi ka natutulog ko sa architecture dahil sobrang daming drawings. Tapos sayang yung pera, sayang pagod, sayang yung sayang oras. So kasi wala akong direction. Pero the moment na nagkaroon na ako ng direction, na-realize ko na kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko, na-realize ko na ano yung dapat kong gawin, eh mas naging straight bigla. Mas naging nagkaroon ako bigla ng direction. Alam ko na kung ano yung gagawin ko. So since then, na-realize ko na yun nga, ang priority kasi yung psychology. So nag-enroll ako sa psychology. And then yung mga minor subjects ko, hindi ko pinapasukan masyado. Hindi, pinapasukan ko, pero lagi akong late kasi hindi naman sila importante. Sayang yung oras ko dyan. So kung nilalagay lahat ng energy ko, nilalagay ko lahat sa major subjects kasi yun yung pinaka-importante sa buhay ko. No? Walang pakialam kung di ako mag-DDL, di ako mag-PPL. Kasi ang goal ko is to become a psychologist. Anin ko yung PL, anin ko yung DL. Di ba? Wala naman ang pakialam dun. So, di ko sinaseryoso yung mga minor subjects ko. Ironically, mataas pa din yung nakukuha ko sa mga minor subjects. So, hindi ko alam bakit. Hindi, alam ko bakit. Kasi ulit-ulit lang naman yung pinag-aaralan. Nag-aaral naman ako nabuti nung elementary high school ako. Ulitin mo lang naman ang college yun, di ba? Yung biology, may mitosis, may usus. Pinag-aaralan na ng high school yun. So, parang naalala ko pa naman. No? Di yung ginagamit ko. So, dahil may direction na, hindi na wasteful yung ginagawa. Lahat ng ginagawa ko since then is towards the goal na. Nagtrabaho ako first as an educator. Nag-apply ako sa isang teaching job kasi alam ko, mga teaching job, sila lang ang mga job na ito-tolerate yung pagmamasters ng mga empleyado nila. No? Kaya nag-teaching ako. Kaya hindi ko pa alam na mag-enjoy pala ako sa teaching. So, dun ko na lang din na-discover. So, yun, nagkaroon ako ng direction. No? So, lahat ng ginagawa ko is patungo dun sa goal na yun. Pero yung mga taong walang idea kung ano yung goal nila sa buhay, they will wonder. And nakakapagod yun.
And kapag napagod ka, mas mataas yung tendency mo to become stressed. And pag na-stress ka, mas mataas yung tendency mo to develop neurosis, to develop disorders. So nagkakaroon sila ng mga disorders. Okay? So if you do not have your own frame of orientation, you do not know where you're going, that's a sure way, or that's a recipe for having a psychological disorder, according kay Fromm. And I think that sounds true naman. So Fromm believed that lack of satisfaction of any of these needs is unbearable and results for anxiety. And yun nga, existential needs is the basic hostility of Fromm's theory. Basic hostility breeds as basic anxiety. And some people solve this basic anxiety by subordinating or being subordinated by people, no? Or positive freedom. So most people choose the former. Most people, they choose to be dominated or dominate other people to solve this basic anxiety. Why? Bakit kaya? So the reason is basically there's a burden in freedom. So what is burden in freedom? What is the burden of freedom? Self-awareness and reasoning gave us the capability to become free, no? Kasi nung yung mga basic instincts, that is not free. Instinct 'yan eh. For example, instinct ng hunger, ng sex and thirst. Hindi mo pwedeng ganihin yun. Hindi mo pwedeng pag sa walang bahala yun. Kailangan mo talagang uminom. Kailangan mo talagang kumain. Kailangan mo rin mag-reproduce. So, but having a self-awareness, having a reasoning, also gave us the capability to become free. Especially sa mga existential dilemmas natin, existential needs natin. We are free on how to achieve or to satisfy those needs. No? Dati kasi, yung freedom is very limited lang. Especially, habang pumupunta ka sa past, kumukonti yung freedom. For example, nung mga tribes people pa lang yung mga tao, wala silang choice. Kailangan nilang mag-hunt. Kailangan nilang with tao. Kailangan nilang makisama sa mga tao. Kasi pag nilagagay, mamatay sila. And then, nung mga medieval times, siguro hindi na masyadong hunting gathering noon dahil agricultural age na. Noong mga panahon na yun naman, kapanganak mo, meron ka ng role. For example, yung nanay at tatay mo, farmers, most likely magiging kang farmer. Wala kang choice. Kaya naman, yung nanay at tatay mo, mga hari train na, wala kang choice, magiging ka royalty. Diba? Kaya yung blacksmith sila, mga gumagawa ng mga metal and steel, mga iron something. So, wala kang choice, magiging blacksmith ka. Diba? Wala ka masyadong freedom as you go to the past. Pero nowadays, ang dami na nating choice, no? Ballpen pa nga lang, ang dami na nating choice kung anong klaseng ballpen. May ballpen, may sign pen, may fountain pen, tapos yung mga sign pen, may G-Tech, mayroong mga gel pen. Ang dami nating choice sa mga trabaho natin. Ang daming choice. Pwede kang maging engineer, pwede kang maging nurse, pwede kang maging IT, pwede kang maging YouTuber, pwede kang maging businessman. Di ba? Ang dami na nating choice. And sa sobrang daming choice, pag naggumagawa tayo ng choice, we need to think about it. Di ba? Yung mga pros and cons, yung mga kung ano nung ano. And our hardware, our brain, is just wired to have few choices. Kumbaga, yung brain natin 100,000 years ago, hunting and gathering, hanggang ngayon, yun pa rin yung brain na meron tayo. Hindi pa rin tayo adapted to have a life that have so many choices. Hindi pa kaya talaga ng brain in general na maraming choices. So ano nangyayari? Nakakapagod mag-decide. Nakakapagod mag-isip kung ito ba yung tama. Kapag ba pinili ko tong course na to, hindi ko mami-miss out yung course na to. Pag pinili ko bang panoorin to, hindi ko mami-miss out yung papanoorin natin iba. So that decision-making process is taking too much energy. And that decision-making process can lead to fatigue, nakakapagod. So yung freedom natin, yes, we have the freedom. Yes, we can choose anything we want. But it's very tiring because freedom, not only it's tiring na the decision making, kapag namili ka, yung choice na yon is sa'yo. Ibig sabihin, kung nagkamali ka sa choice mo, kasalanan mo. So, merong responsibility.
Freedom is very tiring because it's decision making, and freedom is also tiring because it entails responsibility. So in short, mahirap maging free. Merong burden yung freedom. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Inaano na lang nila yung freedom nila, no? Gini-give up na lang nila yung freedom nila. Inaallow nila yung other people to just control them, no? Inaallow nila yung other people to create goals for them, no? As you can see dun sa mga nauna nating existential needs. Inaallow na lang nila yung other people to control them. Inaallow na lang nila yung other people to make judgment for them. Because that's easier. It's easier to become secured rather to become free. And it's also more, yun nga, safe. No? Kasi walang responsibility. Pag nagkamali ka, pag yung ibang tao yung namili para sa'yo, may sisisiin ka. Pero pag ikaw yung namili sa sarili mo, wala kang sisisiin kundi sarili mo. So on a more personal level, as children become more independent of their mothers, they gain more freedom. So on a social, wala na, na-discuss mo na to. So, kaya malaki yung burden ng freedom, malaki yung pagod na inaano ng freedom. Yung ibang tao, hinahayaan na lang nila. Nag-escape sila sa freedom. No? Iniiwan, kumbaga, imbis na i-embrace nila yung freedom, inaano na lang nila. Parang pino-forgo nila. Another reason kung bakit pino-forgo ng tao yung freedom is that because they think if they gain too much freedom, pag masyadong naging independent yung tao, mahihiwalay na sila sa nature tsaka sa ibang tao. Kaya ayaw nila yun, no? Kasi nga, mas madali yan dahil yun yung irrational eh. Part pa rin natin yun. May irrational tayo. So talagang nagli-lean in sila dun sa side na yun. Dun sa reuniting with the world and with people. Okay, but again, the healthy way kasi of resolving that freedom is to actually be free, but at the same time you're still reunited with the other people. So that is positive freedom naman, no? So, but as of now, yun muna yung ano natin discuss natin. So burden of freedom, it's hard to be free. It's easier to be dominated or to dominate others. Because la, mas madali yan, no? Ang ano ko diyan, ang representation ko diyan is parang yung mga animals na nakakulong or nakahawla or nakasafe, nasa safe space sila. Yes, they are very safe sila doon. Binibigay lahat ng kailangan nila. Binibigay lahat ng mga food, shelter, and basic needs nila. And they are safe, relatively, no? Kasi yung nature is controlled. No? Hindi sila maaksidente or kung maaksidente man sila, agad-agad may tutulong, no? But in exchange for what? In exchange for freedom, no? Yung freedom to choose their own mate, freedom to choose their own food, no? Freedom to roam around in a bigger pasture, no? Yes, in freedom you may increase your chances of dying, but in freedom you also increase your chances of being happy. And it's also mas responsible ka, I think, at least for me, mas magandang magkamali ng sarili mo. Imbis na yung ibang tao yung pipili sa'yo, tapos magkakamali sila, tapos ikaw yung mag-bear ng ano. Anyway, so that's may trade-off. Kapag tinrade mo yung freedom mo in exchange for security, maraming mawawala sa'yo. But as humans, we're not animals, no? We're not animals that can be sheltered, no? We can move or we can transcend beyond that. And maybe the rational side that brought that problem of existential problems can be of help in solving that existential problem na ginawa niya. And yung part na yun yung i-discuss natin next meeting. Okay? So how do we solve the burden of freedom? And how do we solve the existential dichotomy? And what would happen, no? Ano yung specific na mangyayari kapag hindi natin na-solve yun? Or sinolve natin siya in a negative way. So yun yung di-discuss natin next week. Okay? So, are there any questions before we end the session? Nakakasunod ba? Di ba masyadong mabilis? Or di ba masyadong philosophical or existential? Okay naman. Oh, sige. So,
I thought from we will just discuss it in one meeting, pero hindi pala kaya. Kailangan ng 2 meetings. So mag-adjust tayo ng konti sa schedule.